sining na ito ay gawa lamang sa mga raw materials, gaya ng mga newspaper at iba pang papel na hindi na ginagamit. Nagkaroon kami ng paper making workshop dito sa Yuchenko Museum dahil sa aming exhibit na Pumapapel, na nagpapapel nga yung papel, no? Natural material. So sabi namin, lahat tayo pwede naman makagawa ng paper. Isa rin tong magandang tulong sa ating environment kasi ang dami mga paper na rin ni-recycle, na tinatapon-tapon lang na pwede naman gawin na isang produkto maganda, isang artwork na expressive, at isang parang therapy na rin, di ba? Kung gumagawa ka ng papel. So, nag-open kami ng workshop to the general public. May mga bata, mga medyo dami mga housewives diyan at interesado. So, ang paggawa ng papel ngayon ay parang statement rin nila na sila ay creative, pwede maging creative, pero talagang for the environment also, kasi ang mga ginamit na papel ay yung mga papel kagaya ng recycled na mga newspaper. Karamihan sa mga bumisita ay ngayon pa lamang maipamamalas ang kanilang angking talento at kung gaano sila ka-creative at resourceful. Kaya excited ang bawat isa. Na-realize ko sa paggawa ng workshop na to, how fragile but how beautiful paggawa ng mga natural handicrafts. And we can also help other communities with livelihood projects. Nakakatuwa kasi hindi mo akalain na yung papel na mumurahin lang at makikita mo lang sa tabi-tabi, sa likod pala na may maganda pang mga art or imaginative na pwede natin gawin sa paper. Para maging creative artist ka, siguro hindi lahat perfect eh. Meron talagang mga imperfection, pero makikita mo rin yon yung ganda nun pagkatapos. Tsaka may encourage ka rin kasi lahat halos gumagawa eh. Magaganda yung mga outcome. So matutuwa ka na nakagawa ka pala ng piece na work of art. Hindi rin nagpahuli ang mga kilalang artist na dumalo upang suportahan ang kanilang panauhin. Naman si Ginoong Loreto Apilado sa kanyang mga estudyante upang ibahagi ang kanyang kaalaman sa sining ng papel. They want the public also to know how these artworks been made. Kaya kailangan malaman yung mga raw materials nila, paano nila gawin. Because these artworks, ay akala mo eh, mahirap gawin, but it just came from a simple method like paper making. Because I've done a lot of workshop like this, talagang some are new. And then you just give them the basics, the materials, the one, and then given the basic technique. And then I'd like to, you know, to discover their own, like the artist is also would like to share the ganun lang. You know? So no need to rush them, to pressure them. You have to put their creativeness here. Simple lang ang mga kailangan na gagamitin para sa handmade paper making. Kung gagamit tayo ng recycled paper, ibababad nyo yung recycled paper, magdamag, tapos babad ng ordinaryong tubig, tapos kinabukasan, pira-pirasuhin, tapos i-blender. Ayan, blender nyo yung recycled paper na nakababad, tapos ay ilalagay sa isang palanggana naman. Gagamit na naman ng mold and decal. Tapos pagkatapos yung mold and decal, pwede mo na siyang ipatuyo sa araw. Wala nang ilalagay sa press o ilalagay sa isang drying mold, kundi ipapaaraw na lang para matuyo. Nagbigay din ng tips ang ating ka-homepage para sa karagdagang palamuti ng kanilang handmade paper. Lantana sa shrub na gusto ng mga butterflies. So, yun, dinala ko just in case nga for to decor my piece of work. Hindi lang hobby ang handmade paper making. Pwede mo rin itong pagkakitaan kahit sa simple at maliit lang na puhunan. Tulad ng isang college professor na nagbabaka sakali na makakuha ng tips kung paano ito sisimulan upang ipagpatuloy niya sa kanyang pinaplanong negosyo. It's actually yung hobby. I just like doing it. It's fun. Kasi parang when you do something na parang alam mong gusto mo, may passion ka to do it. Kahit malayo pa pinanggari. I came from Paranaque. So parang sabi ko, I really like to be here to witness kung paano siya ginawa.